i-discuss na natin yung buong aspeto ng dengue nito. Kasi bago maging hemorrhagic fever at maging dengue shock syndrome, meron pang nauna. Yun yung tinatawag na dengue fever. It's the initial infection. Nakagat ka ng lamok na merong dengue virus. After 3 to 10 days, pwede kang mag-develop ng initial symptoms. Nandun yung high-grade fever, body malay o pananakit ng katawan, retroorbital pain o yung pagsakit ng paligid ng iyong mata, matinding sakit ng ulo, nagkakaroon ka ng pagsakit ng tiyan, pagsusuka. Pagka nakita mo na yon, dengue fever na yon. Pag sinabi mong dengue hemorrhagic fever, makikita mo na yun ay makikita mo yung mga sintomas ng dengue fever. Actually, dengue hemorrhagic fever is a complication of dengue fever. Pag nakita mo na yung signs and symptoms ng dengue fever, hahanapin mo lang kung meron ng signs of bleeding, makikita mo sa balat, nagkakaroon tayo ng petechial rashes na tinatawag, yun yung pamumula-mula na parang pantal, lumalaki yun, nagiging ecchymosis. Kasama na doon, maaaring magkaroon ka ng pagdugo sa iyong gilagid, pagdugo sa ilong. Yung mga babae, kung natataon na meron silang buwan ng dalaw ngayon, nagkakaroon sila ng tinatawag na excessive vaginal bleeding. Pero kung minsan, meron tayong nakikita ng mga babae na kahit na yung oras na ito ay walang mens, bigla nagkakaroon sila ng menstruation. Yun yung karakteristik ng dengue hemorrhagic fever. Pag nakita natin yung dengue hemorrhagic fever, ito na yung sinyalis na kailangan nating i-admit yung tao. Admissible na sila. Meaning, kailangan na natin silang i-manage for bleeding. Titignan na ngayon natin through the laboratories kung bumababa na yung kanilang mga platelet counts. Mabigyan natin ng platelet concentrate para ma-prevent natin yung further bleeding. Kung nakikita naman natin na lumalapot yung dugo o nagkakaroon ng hemoconcentration, binibigyan natin sila ng intravenous fluids. Pag sinabi mong dengue shock syndrome, dito sa states na to, death is almost inevitable. Makikita natin na yung tao na nanggaling doon sa dengue fever na naging dengue hemorrhagic fever, pag nakita natin na yung taong ito ay halos wala na sa ulirat, mababa na yung kanyang blood pressure, malamig na yung kanyang balat, halos hindi na siya nagre-response, ibig sabihin nun, nasa tinatawag na circulatory failure na siya at maaari na mamatay ang isang pasyente dito sa dengue.